Kapag napunta ka naman doon sa mga AFAM na average lang, yung mga hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap, but nakaka-survive sila doon sa pamumuhay nila doon sa country niya. Kapag napunta ka sa ganyan, so be thankful pa din. Mga peeps, welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Humolas TV. For today's vlog, mga peeps, meron na naman tayong panibagong topic. It's a new day, new ka-afam topic na naman tayo. For today's vlog is mga maling mindset ng Pinay kapag may afam. So, check it out. So, ayun, bali limang mga maling mindset lang ang ibibigay ko, ito yung mga mindset ng ibang ng ibang Pinay. Though hindi lahat ha, meron talagang mga ganito na iba yung mindset nila kapag may AFAM. So let's start na sa number one. Number one is, akala nila buhay prinsesa kapag may AFAM. Naku, walang ganun mga peeps ha, huwag kang mag-ilusyon dyan. Huwag ka na lang ng dilolo pills para mawala yung ilusyon mo. Para hindi ka mag-delusional. Kasi walang ganun na nangyayari ha, na ang akalain mo kapag may AFAM ka na is magiging buhay prinsesa ka. Let's proceed na sa number 2. Number 2 is, makakaahon ka daw sa kahirapan. Ako, ito din yung ibang mindset talaga na kapag daw gustong-gusto nila na magka-AFAM kasi daw makakaahon sa kahirapan. So isa yan sa pinakamaling mindset ha, na kapag may AFA, meaning automatic yayaman ka agad ha. Although merong mga nangyayaring ganito ha, na kapag sinuwerte ka talaga na yung AFA mo is mayaman na talaga, pinanganak siyang mayaman, so swerte ka sa ganyan. Kaya ikaw kapag napunta ka sa ganyang klaseng AFA, so dapat hindi mag-change yung ugali mo. Dapat ganun ka pa din. Just dapat down to earth ka pa din na klaseng tao. Kasi nga, swerte ka kasi napunta ka sa ganyang klaseng AFAM. So, magkakaawon daw sa kahirapan, hindi AFAM ang sagot sa kahirapan, mga peeps. Ang sagot sa kahirapan is, huwag kang tamad. Number 3 is, sasagutin ang akala kasi ng ibang Pinay, kapag may AFAM ka na, is sasagutin na lahat ang pamilya mo. Kasi merong ganito yung yung sa culture ng mga Pinoy na kapag nakapag-asawa ka ng mayaman or AFAM ba, na sasagutin lahat ang pamilya mo. Hindi ganon, mga peeps ha, walang ganon. Kaya ibahin nyo yung mindset na yan. Kung ito yung focus ng isipan mo, kaya gusto mong magka-AFAM, nako, madi-disappoint ka lang. Sinasabi ko sa iyo, hindi niya sasagutin lahat ng pamilya mo. Though hindi lahat, siguro merong mga nangyayaring ganito na sasagutin lahat ng pamilya mo. Pero mas maganda pa din na may sarili kang trabaho para at least, kung gusto mong magpadala sa pamilya mo, kung gusto mong bumili lahat ng gusto mo, kung gusto mong saluhin mo lahat ng barangay, pwedeng-pwede mong gawin yan kung pinaghirapan mo yung pera na itutulong mo. So, let's proceed na sa number 4. Ito din yung pang-apat na maling mindset talaga, ha. Kapag may AFAM is, papadalhan ka daw palagi ng pera. Though may mga nangyayari din ganito, ha, na sagot lahat. I mean, na buwan-buwan na pinapadalhan ng AFAM yung girlfriend niya. Yes, may mga nangyayaring ganito, mga peeps, ha. Mayroon talaga mga AFAM na ganito na pinapadalhan nila buwan-buwan yung mga jowa nila, yung mga partner nila. Yes, merong mga ganyan. Pero huwag kang mag-expect na tuloy-tuloy, ha. As in, tuloy-tuloy na ganyan. Kasi darating ang tayo na magsasawa at magsasawa din yung AFAM kakapadala sa'yo. Lalong-lalo na kung wala din namang napupuntahan yung mga perang pinadala niya sa'yo. Kaya mas mabuti pa din, mga peeps, na maging independent ka. Let's proceed na sa last, number 5. Number 5 is yung ibang mindset din. Ganito yung mindset nila na kapag may AFAM daw, ibibigay daw lahat ng gusto mo. Yes, may mga nangyayaring ganito na ibibigay talaga lahat ng gusto mo. Yung sabi ko nga, kapag pinanganak na sobrang yaman ng AFA mo and sobrang generous, halos ibigay niya lahat sa'yo. Yes, swerte ka sa ganyan, mga peeps, ha.
Pero kapag napunta ka naman doon sa mga AFAM na average lang, yung baga hindi masyadong mayaman, hindi masyadong mahirap, but nakaka-survive sila doon sa pamumuhay nila doon sa country niya. Kapag napunta ka sa ganyan, so be thankful pa din, be grateful, kasi nga, baga, dinala ka niya doon sa country niya, and nagkaroon ka ng chance na makahanap ng ibang trabaho, di ba? Na makahanap ng ibang trabaho doon sa lugar ni AFAM. And kapag may trabaho ka na, yes, makakatulong ka doon sa pamilya mo. So, yan na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off.